Cordillera. Muli, samahan niyo po kami sa pagbabalita ng mga kwentong good deeds na nakaka-good vibes hatid sa inyo ng Police Regional Office, Cordillera. Ako po si Patrolwoman Sheena Marie Santos at atin nang tunghayan ang ika-44 na edisyon ng Cordillera Police Reports. Bago natin simulan ang pagbabalita, shoutout muna tayo sa ating mga avid viewers sa ating Facebook page. Mula kay Ma'am Colleen Jun, wow! Salute to all, especially sa mga anchors natin. Yon, si Police Corporal Ferlian ang ating anchor last week. At salamat din sa inyo, Ma'am Colleen, sa patuloy niyo pong suporta sa ating kapulisan. Kay Ma'am Yoli Tamayo Cabiles, very proud daw siya at na-touch sa mga good deeds ng kapulisan. Masaya din po kami na nakakatulong sa komunidad, Ma'am Yoli. Kay Sir Rodolfo Viernes Nigos naman, good work at proud daw siya sa kapulisan ng Procor. Thank you, Sir Rodolfo. Sisikapin naming makapaghatid ng mas madami pang tulong. Ngayon, simulan na natin ang pagbabalita. Una, mga huwana ng ABRA PPO, patuloy sa pagsasagawa ng outreach activity sa Bangged. Ating alamin sa kwento ni Police Corporal Tangko. Pag-asa at saya, yan ang atid ng mga wanang pulis ng ABRA PPO nang magsagawa sila ng isang outreach activity sa isang bahay pag-asa na matatagpuan sa bayan ng Bangged. Sa kanilang pagbisita, 18 Children in Conflict with the Law o CICL na kasalukuyang nasa pangangalagan ng nasabing lugar ang nakatanggap ng isang timbang may lamang groceries at toiletries. Bukod pa dito, may inihanda ring parlor games na kung saan masayang nakilahok ang nasabing mga bata at ang ating mga ating pulis. Meron ding lectures upang paalalahanan ang ating mga kabataan ng kanilang mahalagang kontribusyon at tungkulin sa ating lipunan. Nag-donate din ang mga kapulisan ng pera para pambili ng bagong microphone na kanilang gagamitin sa kanilang mga activities. Ang naturang outreach activity ay bahagi pa rin ng Women's Month Celebration ng ABRA PPO at ang pondong ginamit ay mula sa nalikom na pera nang magsagawa ang kapulisan ng Sumba Curacos ni Titi Pula at Aling Pulis ng ABRA PPO at iba pang donasyon ng mga kapulisan. Ako po si Police Corporal Bernadette Tangko ng ABRA Police Provincial Office, nag-uulat para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Police Corporal Tangko! Hindi naman papahuli ang mga kapulisan sa Payao. Isa ding outreach activity ang kanilang ginawa. Ating tunghayan sa kwento ni Police Corporal Tauoy. Lectures para sa kanilang mga magulang, chinelas, school supplies at feeding activity naman para sa mga bata. Yan ang atid ng Apayaw Cops ngayong Women's Month sa isang barangay sa Santa Marcela, Apayaw. Bilang bahagi pa rin ng patuloy na pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng mga kababaihan ngayong Women's Month, isang outreach activity sa bayan ng Santa Marcela, Apayaw ang isinagawa ng ating mga kapulisan mula sa 1st Apayaw Provincial Mobile Force Company. Kanilang binisita ang Barangay San Juan na kung saan isang lecture patungkol sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act ang itinuro ng mga kapulisan sa mga residente. At kasabay nga ng lecture ay ang pamamahagi ng kapulisan ng school supplies para sa 18 mag-aaral na nakatira sa nasabing barangay. Nagbigay din ang kapulisan ng 21 pares ng tsinelas. Samantala, 40 mga bata naman ang nakilahok sa feeding activity. Basta salamat naman ang pinapaabot ni Police Lieutenant Colonel Wilton Calisog Patopad, Force Commander ng 1st Apayaw Provincial Mobile Force Company para sa lahat ng tumulong sa ikatatagumpay ng nasabing outreach activity. At ako po si Police Corporal Ivy Tauoy ng 1st Apayaw Provincial Mobile Force Company, nag-uulat para sa Cordillera Police Reports. Salamat Police Corporal Tauoy! Umarangkada din ang kapulisan ng Mountain Province sa kanilang simultaneous outreach activities. Ating alamin ang detalye ng kwentong yan kay Police Corporal Vargas. Sa pag-iipagtulungan ng Philippine Ministers Advisory Council at stakeholders, ang mga kapulisan ng Mountain Province PPO ay nagsagawa ng outreach activities sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Mountain Province. Noong 22 ng Marso, binisita ng mga kapulisan
at nang nasabing grupo ang barangay Tapapan sa bayan ng Bauku upang magsagawa ng feeding activity at mamigay ng mga school supplies. Sa kaparehas na araw, ang mga kaparehas na grupo ay dumako naman sa sakasakan sa Dangga upang gawin ang kaparehas na aktibidad. Nito namang ika-23 ng Marso, ang nasabing grupo ay pumunta naman sa Tambuan, Busaw at sa Madungo, Sagada upang gawin din ang kaparehas na aktibidad. Sa loob ng 2 araw, 4 na barangay mula sa 4 na munisipyo ng Mountain Province ang nabisita ng mga kapulisan katulong ang Philippine Ministers Advisory Council. Sa kabuuan, nasa halos 300 residente ang nabiyayaan sa nasabing program. At ako si Police Corporal Nelson Vargas para sa Cordillera Police Report. Good job po sa inyo mga ma'am sirs dyan sa Mountain Province PPO. Sa Benguet naman, mga mag-aaral ng Tapsan Elementary School nakatanggap ng tulong mula sa kapulisan. Ano-ano naman kaya ang kanilang tinanggap? Ating alamin sa kwento ni Patrolwoman Bandao. Ang mga kapulisan ng Itogon Municipal Police Station ay muling umarangkada upang matulungan ang mga residente na kanilang nasasakupan. Nitong ika-21 ng Marso, bilang bahagi ng kanilang tuloy-tuloy na pagtulong na ipinapaabot sa komunidad, ang mga kapulisan ng Itogon Municipal Police Station, katuwang ang Benguet Provincial Forensic Office, ay nagsagawa ng isang feeding activity sa Tapsan Elementary School sa Barangay Ampukaw, Itogon, Benguet. Nasa 40 mag-aaral ng nasabing paaralan ang nakilahok sa nasabing feeding activity. Maliban dito, ang mga kapulisan ay nagsagawa din ng lecture para sa mga bata ukol sa anti-bullying. Sila ay nagbahagi rin ng mga donasyon tulad ng bond papers at envelopes para sa nasabing paaralan. Ito po si Patrolwoman Bernadette Bandao, nag-uulat mula sa Benguet Police Provincial Office para sa Cordillera Police Report. Salamat Patrolwoman Bandao! Sa lungsod naman ng Bagyo, isang lolong may sakit na tulungan ng Bagyo Cops. Ating alamin ang detalye ng kwentong yan kay Patrolman Mauricio. To the rescue na naman ang ating mga kapulisan sa isang pangyayari na nangangailangan na agaraksyon. Sa Barangay Outlook, isang ginang ang lumapit sa BCPO Pakdal Police Station upang manghingi ng tulong para sa isang matandang stroke patient. Ayon sa mga kapulisan, si Ginang Teresa ay lumapit sa kanila dahil di umano ay nais niyang matulungan ang isang 72-taong gulang na stroke patient na may comorbidities at mag-isang naninirahan sa kanyang bahay sa Outlook Drive. Ayon pa, naisipan di umano na ampunin ni Ginang Teresa ang matanda dahil wala na rin itong kamag-anak. Pero dahil mahirap ang daan at wala siyang sasakyan na magamit, naisipan agad ni Ginang Teresa na humingi ng tulong sa kapulisan. Agaran namang tumugon ang kapulisan ng BCPO Pakdal Police Station kasama ang mga barangay officials. Si Lolo ngayon ay nasa maayos ng lugar sa tahanan ni Ginang Teresa. Kaya naman, good job sa kapulisan ng BCPO Pakdal dahil sa pagtulong sa kapwa ay walang oras na pinipili. Kaya, saludo po kami sa inyo mga ma'am sir. At ako po si Patrolman Darwin Mauricio mula sa BCPO Traffic Enforcement Unit at ito ang Cordillera Police Reports. Salamat Patrolman Mauricio. Sa Ifugao naman, isang magsasaka na tulungan sa pag-aani ng kanyang pananim na mais. Ating tunghayan sa kwento ni Patrolman Ahingwa. Ang bayan ng Aguinaldo ay isang second-class municipality sa lalawigan ng Ifugao. Bukod sa palay at iba pang produktong agrikultura, atin ng mga magsasaka rito ang produkto mais. Dito nga sa Sitio Banggil, Barangay Ubao, Aguinaldo, Ifugao, 16 na taon nang nagsasaka ng mais si Manong Dugyon Tobol bilang pangunahing hanap buhay. Upang mas mapadali ang kanyang trabaho ngayong pag-aani, dumulog siya sa 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company na hindi naman nagdalawang isip na magpadala ng tropa. At sa pagtutulungan ng kapulisan at mga kapamilya ni Manong Dugyon sa bayanihang tinawag nilang Oplan Buras Mais, nakapag-ani sila ng higit 150 sako. Nagpapakitang buhay na buhay pa rin ang bayanihan sa Aguinaldo o kung tawagin dito ay Batares. Dito pa rin sa Aguinaldo,
Nakibahaging muli ang 2nd Ifugao PMFC sa ginanap na Brigada Eskwela ng Pusnaan Elementary School. Sa loob ng 3 araw, nanguna sila sa paggawa ng mga konkretong pader na pagpipinturahan ng DepEd Directory at ang vision at mission ng paaralan. Nagkumpuni din sila ng mga pasilidad na muling magagamit sa pagpasok ng limited face-to-face classes. At ako po si Patrolman Rodel Ahingwa, nag-uulat mula sa 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company para sa Cordillera Police Reports. Yan ang kapulisan ng Ifugao, handang tumulong sa lahat ng pagkakataon. Sa Kalinga naman, mag-asawang senior citizen na tulungan ng kapulisan. Ating alamin ang detalye ng kwentong yan kay Police Corporal Mogar. Pagmamalasakit sa kapwa, yan ang isinabuhay ng mga kapulisan sa Kalinga. Si Lolo Carlos, 82 anyos, ay isang senior citizen na namumuhay kasama ang kanyang kabiyak na isa ding senior citizen. Dala na din ng katandaan, si Lolo Carlos at ang kanyang asawa ay nahirapan na sa pagtatrabaho, kaya naman sila'y umaasan na lang sa binibigay ng kanilang mga kamag-anak at mabusilak ang pusong tumutulong sa kanila. Upang maibsan ang kanilang pangailangan, ang kapulisan ng Tinglayan Municipal Police Station ay nag-donate mula sa kanilang sariling mga bulsa at binisita ang mag-asawang senior citizen. Ang kapulisan ay nakapagbigay ng Uratex foam upang mabigyan ng komportableng tulugan ang mag-asawa. Sila din ay namigay ng diaper at assorted groceries para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ako po si Police Corporal Judith Mogar mula sa Kalinga Police Provincial Office para sa Cordillera Police Reports. At yan po ang mga balita na hatid sa inyo ng Police Regional Office Cordillera, home of the most disciplined cops. Sa ngalan ng aming butihing Regional Director, Police Brigadier General Ronald Oliver Lee, kami po ang Regional Public Information Office ng Police Regional Office Cordillera. Ako po si Patrolwoman Sheena Marie Santos at ito ang Cordillera Police Reports. Para po sa iba pang balita at updates ng inyong Police Regional Office Cordillera, i-follow po ang aming mga official social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram. Pwede rin po tayong magpa-shoutout sa susunod na edition ng Cordillera Police Reports. Mag-like, comment and share lamang po. Magandang araw at maraming salamat po!